Yung mga sir, bali ito. Magpalit na ako ng ano, papalitan ko na ng bagong Brickmaster tong Lancer. Dun sa una kong video mga sir, yung ano. Yung Brickmaster niya ano, may tama na dito. Yan. Yung sa ano, yung sa una kong video. Yan. Bali ito, nakabili ako ng pamalit sa kanya mga sir. Pang ano, pang L3 kasi wala akong hanap na pang Lancer eh, pero pwede naman siya. Ito pang L3 to, nabili ko. Yan. Kasing ano lang naman sila, kunti lang diferensya nung laki. Pero yung sa dito mga sir, parehas lang sila. Yung sukat. Yan. Ito yung ano mga sir, box. Brand new mga sir, brand new na replacement. Wala akong mahanap na pang Lancer eh. L3 yung pang L3 yung binili ko. Bali kakabit ko na to dito mga sir. Yan. Isalpa ko muna tong ano, hydro back. Wala na, natanggal ko na rin yung ano mga sir, yung fluid yan. Tinanggal ko na lang, pinilit ko talaga siyang tanggalin doon mga sir kasi yung nasa una kong video, pinatulong ko lang siya dito, pero may natira pa rin eh, hindi talaga ma ubos kapag dito siya tanggalin doon. Yan. Kaya pinilit ko siyang alisin doon sa pagkapisto. Kaya ito nilabas ko siya. Yan. Wala na siyang fluid, naubos na. Na tanggal ko na lahat. Yan, wala na. Sana hindi siya naapektuhan mga sir kasi nababad to ng ilang araw eh. Yung diaphragm niya nababad sa fluid. Yan, isalpa ko na to mga sir dito. Hirap to, walang mag video sa akin ah. Yung ano ko kasi may ginagawa, naggawa na assignment eh. Bali, pwisto ko na lang sa dito mga sir. Mamaya pakita ko na lang sa inyo pagka napwisto ko na. Tapos subukan ko rin videohan dun sa loob. Pagka higpitan ko yung mga tornilyo dito. Yan. Subukan kong videohan mga sir pag di talaga kaya kasi masikip kasi mahirap eh. Kailangan ng dalawang kamay. Pag di talaga kaya, pakita ko na lang sa inyo mga sir na naka-install na. Siguro yung pagkabit nito mga sir, baka mabidyohan ko siya ng ano, habang ikakabit ko siya dito. Pero unahin ko muna to. Mahirap kasi magbidyo pag nagkabit nitong hydrovac. Yan. Yung mga sir na naipasok ko na yung ano, yung hydrovac dito sa ano. Hirapan ako dito mga sir ah. Masikip kasi, daming mga nakaharang oh. Yan. Kailangan ano, kailangan marunong sa puzzle eh. Yan, i-shoot natin mga sir, may apat na ano yan, may apat na tornilyo. Yan, papasok dun sa loob. Yan, kita nyo mga sir yan. Apat na butas yan. Sa apat na tornilyo, tapos lalagyan ng nut yan dun sa loob mga sir. Pasok natin yan mga sir. Yan. Yan. Yan mga sir, nashoot na doon. Ayan, titignan natin doon sa loob mga sir kung ano. Para lagyan na rin natin ang nut. Yan mga sir, oh, yan. Apat na tornilyo yan, yan. Apat na nut ang ilalagay dyan. Yan. Yan, bali bago natin higpitan yan mga sir, ilalagay ko muna yung ano, oh, yung ito, yung sa push rod nya sa dulo kasi mahirapan tayo mamaya pag nilagay na yung ano, pag nahigpitan na yung mga tornilyo. Yan, ilagay ko muna to mga sir. Yan mga sir, oh. Pinipihit lang yan mga sir. Tika. Nasama ng pihit yung rod mga sir eh. Tika.
Tama, sir. Hirap dito mga sir kasi masikip eh. Sir, yung sir na kabit ko na ito, hirap eh, sikip. Ipasok ko na ulit yung mga sir, yung ano, yung apat na tornilyo para ma-fix na natin dito sa ano, lagayan na ng ano, lagyan na natin ng clip yung mga sir. Hirap mga sir, sikip. Yan, nailagay ko na mga sir yung ano. Naayos ko na. Yan, nalagyan ko na rin ng nut. Nahigpitan ko na rin yan mga sir. Bali, ano. Yung brake master na lang dun sa labas mga sir. Ang ikakabit ko. Yan, ayos na yung mga sir. Yan. Yan, apat na nut yan mga sir. Tapos yung clip na nalagay ko na rin yan. I-adjust ko na lang ito mga sir, yung ano, switch ng preno, yung brake light. I-adjust ko na lang yan kasi inurong ko yan nung pagtanggal ko mga sir ng nitong ano eh, para hindi masira yung ano. Yan, naka-on yan. I-adjust ko na lang yan mga sir pagkatapos ko mag ano ng brake master. Yan, hirap mga sir. Bali, no, natagalan ako dito sa ilalim eh. Ilalim ng Manibela. Kahiga ako dito. Yan mga sir, bali ano. Yan. Lalagay ko na yung ano. Yung ipisto ko na dito yung ano, yung brake master. Yan. Yan, ilalagay ko na yung ano, yung hydrovac. Yan, mahigpit na yan mga sir. Skip na. Yan. Ito mga sir yung ano, yung hydrovac. Hindi ito tama sa dito. Yan, ito mga sir. Yan, tatama sa dito yung ano ito. Nahigpitan ko ng husto to. Luluwagan ko muna ulit ito kasi para maibaba ng konti ito. Para ito mga sir, hindi tutukod dito. Yan. Matukod sa iyo. Yan mga sir, naikabit ko na yung ano, yung brake master. Hindi ko na nabidyo mga sir kasi mahirap din ano yun eh. Inaline ko pa yung ano, itong linya ng fluid papunta doon sa mga gulong yan oh. Kasi nga ano mga sir, pang ano kasi to eh, pang L3. Medyo may pagkaibahan yung posisyon ng ano dito.
sa may fittings. Yung sa Lancer kasi nakadiretso lang yun, patayo. Ito kasi medyo nakatagalid kaya medyo inunat ko rin ng konti mga sir yung ano, itong linya ng fittings. Yan, yan medyo nahirapan ako mga sir pag ano, kabit nito. Pero dito mga sir, swak sa dito. Yan, sa may bunganga nung hydrovac. Dito lang sa fittings mga sir medyo nag-iba. Mahigpit na siya mga sir. Mahigpitan ko na. Kailangan talaga mga sir alagaan nyo yung ano, yung mga brake fluid nyo kasi dapat pag marumi na, nakita nyo marumi, palitan nyo na agad mga sir kasi isa yun sa dahilan na nakakasira ng ano, ng mga brake master sa mga wheel cylinder pag marumi ng fluid. Yan, malakas magpasira yun mga sir. Pag pumasok yun sa cylinder, kakaroon ng tama yung ano, mga guma. Yan. Kakaroon ng leak. Yan. Bali yung baso na lang mga sir, yung sa reservoir yung ano, kakabit ko dito. Bukas na kasi madilim na. Yan, bukas ko na. Tapos ibibleed ko rin mga sir yung ano, yung fluid. Sama mga sir, oh. Yan. Pit na.